Yan guys, yun yung naiuwi kong ulam sa aking magina, dalawang kamatis. Dahil hindi ko nakapagtinda ngayon, kaya tipid-tipid muna kami ngayon. Gagayatin ko muna ang kamatis para masarap kainin. Ayan, nagayat ko na. Nalagyan ko na lang yun ng toyo para masarap kainin. Para hindi na iluluto. Samahan ko na rin pala ng sibuyas para masarap. Lipat ko muna sa tasa. Ayan, nailipat ko na nga sa tasa yung kamatis. Ngayon, pre-prepare ko naman yung sibuyas para magayat. Buti na lang, may sibuyas kami dito sa bahay. Iisa na nga lang, kaya gayatin ko na rin para masarap. Masarap sana kung merong sibuyas Tagalog para lalong mas masarap. Ayan, nagayat ko na nga yung sibuyas. Ayos na. Sama na lang natin to sa kamatis, tapos lalagyan natin toyo para lalong mas masarap. Ayun, hindi ko nga masyadong nagayat ng maayos, kaya gayatin ko uli ng ano, para mas masarap yung pinong-pino, para masarap mayayin. Ayan, may toyo na, medyo paubos na yung aming toyo, pero sapat pa para masabawan yung ating kamatis na may sibuyas. Sana magustuhan ng aking magina ang aming ulam. Ayan, naisabaw ko na yung toyo sa ating ano, ulam. Yaming yummy na yan, sarap niyan. Siyempre, nakulangan ako dyan, kaya kumuha ako ng talbos at inilaga ko. Ayan na nga, luto na. Dahil sa meron kaming bagoong, ginis ako para may kasama naman yung talbos. Ayan, nagisa ko na yung bagoong. Kita nyo naman guys, yung kapitbahay namin, nalaman nilang hindi ako nakapagtinda, nagbigay ng ulam, ayan, adobong manok. So yun, kanin na lang, kakain na tayo. Kain na tayo guys, ayan, kanin na lang yung kulang para makakain na. Gutom na rin ako syempre. Ayun, nagustuhan ng aking magina yung aming ulam, kaya ayos na, kain na tayo guys. So kitang kita nyo naman, gustong gusto ng baby ko yung ulam, oh. Takaw niya no, yummy yummy daw. Habang kabidyo call niya yung pinsan niya. Hanggang dito na lang.